Okay, mabuhay, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Kanina nga po, nakita nyo yung interview kay Jan Estrada para sa Babawian Kong Lahat. And this time, si Carmina Villaruel naman. Actually, si Carmina matagal ko na rin kakilala kasi nga time pa nila Rufa Gutierrez, ayun, kala ko may ta, Aiko Melendez, sila yung mga magkakagrupo. Underage 2 sila, diba? Kasi yung underage nga una ay si Maricel Soriano, Dina Bonnevie, and Snooki Serna. Tapos ngayon nga, underage, nung nagkaroon ng underage, Rufa, Aiko, and Carmina. So, madalas namin silang na-interview nung araw, especially sa Regal, dahil pare-pare silang Regal babies. So, pag may mga press con, chika-chika. Anyways, ngayon kasi, biglang nag-iba ng pot si Carmina. Diba, pag tinignan si Carmina, ang nipis-nipis, ang bait-bait, parang malumanay, parang ganun. Pero this time talaga, pumayag siyang maging all-out kontrabida, as in super bad, super kontrabida. So, tinanong nga siya, parang handa na ba siya talagang kamuhian ng mga fans? Dahil talagang sobrang kamumuhin din daw yung siya ng mga fans sa character niya dito. So, sino nga ba ang peg ni Carmina? Kasi usually may mga ganun eh, diba? Pag may peg ka, parang either Sherry Hill ka ba, or Gladys Reyes ka ba, or mga iba-iba pang peg mo. Pero, tingnan nyo, alam niyo yung sagot ni Carmina dyan na. At syempre, eto na pag-usapan na naman. So, si Carmina, nakikita nyo ganyan yan. Yung parang malumanay nga. Pero pagdating talaga sa mga anak niya, talagang, kung sa bagay alam nyo, kahit sinong ina, talagang lalaban at lalaban, palaban sa mga bashers. Kasi si Carmina ay, yun nga, di ba pinayagan niya na finally yung kambal na anak niya na mag-showbiz. So tinatanong, paano, what if, kung ganito mangyari sa mga anak niya, what if, like, eaten, parang what if, alam naman ngayon sa panahon, walang artista or kahit sinong tao ang hindi nagkaroon ng bashers. Lahat may bashers. Again, dito nga may bashers, di ba? Kahit ako, Diyos ko, alam niyo dito, ang perfect din talaga ng mga tao. Konti ka, again, sayang lang ang comment ng mga bashers. Kasi ang ginagawa ko lang talaga, ini-screen grab ko lang, tapos iniisip ko anong next time kong gagawin. Pero for now, di ko lang pinapansin. Dahil mabakit, di ba? Yun yun. So yan, lalo na kung nanay ka pa at kailangan maprotektahan yung mga anak mo. So talaga si Carmina, lalaban at lalaban. Kasi si Carmina pala, na-experience din niya nung bago-bago siya nung mga time na yun, kung paano siya tapak-tapakan. Marami din daw ang nanlait sa kanya ng mga panahon na yun. So, nakakagulat eh. Kung sa bagay sa explanation niya kanina, parang actually, going back, parang naisip ko nga, tama yung kwento ni Carmina. Naranasan niya nga lahat yun. Kay Rufa, Aiko, and Carmina. Kasi sa kanila, mas ano eh, si Rufa malabong apakapakan or tapak-tapakan or lightly eaten. Kasi laging nandyan si Tita Annabel Rama ng mga time. And of course, yung daddy niya, si Eddie Gutierrez na. Pero mas protective talaga, matindi mag-protect talaga si Tita Annabel nun. And then, si Aiko kasi, bata pa lang si Aiko, since royal, ang tawag doon, taga-showbiz din kasi. Showbiz royalty rin kasi siya. So, ang tatay niya nga ay si Jimmy Melendez, diba? So, kumbaga, meron na siyang pangalan, meron pa pangalan yung tatay niya. So, at yung character ni, yung personality ni Aiko noon, medyo strong talaga siya. Nakikita ko siya kanya kahit bata pa. Siya, to now, naman strong pa din. At syempre, lagi niya rin kasama niya yung mami niya, si Mami Elsie. So, nakasama-kasama niya yung time na yan. So, well, tsaka noon naman kasi walang bashers. Mga fans-fans lang yan. Personal, letter, mga ganyan-ganyan lang nung araw. Tsaka mga reporter, yung pag nagsusulat ng nilalait yung mga artista, mga ganun lang nung araw. So, anyways, ayun na. So, tapos si Carmina, syempre, siya, hindi kasi ma-showbiz yung mother niya noon. Hindi nga namin masyado nakikita yon. So, yun nga. So, in-explain niya, at tama siya, no? Kaya itong mensahe niya sa mga taong nang apak, nang lait sa kanya nung araw. Panoorin natin to, guys. Viewers are smart enough to know na I'm just portraying a role and this is not the real Carmina. And siguro naman sa tagal ko na sa industriya, they know me already. At saka matalino naman sila. Alam naman nila na itong mga ano namin are just roles, are just characters. So kung mainis man sila sa akin, then very, very good. So baka maiisip ko pa talagang I did my job well kasi nga
kinainisan ako or kung nakarelate man sila, thank you dahil ibig sabihin I gave justice to the role. So I'm super excited, especially dun sa mga comments na nakikita ko na they're excited for my role, excited for this show. So nakakatawa, na-excite na ako na finally mapapalabas na yung babawiin kong lahat. Yun po, maraming salamat po and congrats. Thank you. Question na po from Don Don Sermino. This is for Miss Carmina po. Sino ang peg mo sa pagiging kontrabida? And nakaka-relate ka ba sa pagiging bad girl ng character mo to think na sweet and mabait ka? Okay, wala po akong peg. I try my best na hindi manggaya. Like I said, no, I create my own character. Eh. Every time I do something, whether it's kontrabida or not, ako mismo yung gumagawa. Of course, with the help of the writers and the director, ako yung gumagawa. I just made sure na ayoko maging stereotype na kontrabida. I don't wanna name names, but alam nyo na naman yun. Diba, wag sinabing kontrabida yung... Alam nyo na yung... how do I describe the... Yung... How do Naka ganito lagi. Naka-ano? Naka ganyan lagi. Oo, oh, diba? Kasananan pa lagi. Correct. Oo. So I don't want... Nakasigaw. Oo, yung hindi naman. Hindi, ayoko mapeg na as the stereotype kontrabida because yung role kasi ni Dulce dito, medyo may pagka-slow siya ng slight eh. Kung baga basa sa kanya, kung ano sa tingin niya ang tama, yun na yun. Wala na siyang ibang pinakikinggan. Basta gagawin ko to para sa mga anak ko. Bahala na kayo sa buhay niyo. So, medyo may pagka... Hindi naman comedy, pero... Dahil medyo may pagka... Slow nga to, eh nagiging medyo nakakatawa yung sitwasyon. Hindi, I'm not trying to be funny, but I think it's the situation that I created. Medyo parang... Toink, yung parang ganon. So, iyon. Yun, wala akong peg. Basta I just try to create my own. Yun lang po. Ano ba yung last niya? Yun na ba yun? Yun na yun eh, no? And thank you po, Ms. Carmina. And thank you to all our cast. And that concludes... No, syempre, ayoko sana yung may experience sila, yung inaapakan sila ng ibang tao. Or yung kinukuwawa sila, or yung inaapi sila. Pero lagi ko naman sinasabi sa mga anak ko na always be kind. Maging respectful sa lahat ng tao. And like I said, I'm proud to say na mga anak ko kasi mababait talaga eh. They're very respectful. So alam ko na magiging okay sila. But I always tell my kids, you cannot please everybody. Meron at merong maiinis sa inyo. Meron at merong magbabash sa inyo. And I'm also very thankful because yung mga kids ko, especially ngayon with the social media, you know, they have their accounts. Meron talagang mga ilang bashers na yun naman yung sinasabi ko na hindi pwedeng mawala yan. Because kahit nga yung pinakasanta eh, against it, diba? Kahit kung si Jesus Christ nga, may galit sa kanya eh, or si Mama Mary may galit sa kanila eh. Ano pa kaya tayo na mga human beings lang, diba? So, buti lang sila, they don't care. They don't care as long as wala silang inaapakang tao and then they are just minding their own business. Okay sila. Hindi sila affected kapag sila yung binabash. Affected lang sila kapag kami ang binabash. I think gano'n naman yata eh, diba? Pag sarili natin, kaya natin. Sige, laitin niyo ako. I don't care. Pero pag mga anak ko na or pag si Zorin ko na, ate ka muna. Ganun din sila. Ganun din pala sila. Na kami, okay lang. Kasi alam naman namin hindi totoo eh. So kahit ano pang sabihin niyo, we don't care. Pero pag kami pala, iba palang usapan yon. So, ang maganda lang siguro kasi we're very open, we talk about things. Kaya, yun lang sana kung pwede. Pero I know that, you know, in the future, kung mangyayari man sa kanila, alam ko na they are tough kids. I know that alam nila kung ano yung mga things na dapat lang mag-matter at yung mga things na hindi dapat mag-matter. So, na-apak pala nun? Means may nang-apak sa'yo? Aloka? Eh, syempre, diba? Diba lagi? Oo naman. Wala na, may mga nang-apak din, pero ako hindi naman nagtatanim eh. Kasi yung sa akin, ang laging sa akin, nasa akin ang huling halakhak. Kumbaga ganun. Because up to now, you know, I've been in this industry half of my life.
And up to now, I'm still here. I may not be a superstar. I may not be a megastar. But I am still here, acting, doing what I love to do. And I want to believe that I'm doing good in my craft. That's why siguro nandito pa rin ako. So parang kung sino man yun ang nalait sa akin in the past, they always say that I'm the poor third. Kasi naalala ko dati nung nilo-launch pa lang ako, Rufa Aiko. Lagi yun na sinasabi, poor third. Walang mangyayari sa'yo. Ano, yung ako yung, okay. Sige, I'm just gonna do my thing. Basta ako, papakita ko sa mga tao na okay ako, na I can deliver. So, ang sa akin, I'm still here. Thank you, Lord. Yeah, so, yun lang po. Thank you, Mina.